Hello guys, this is King and welcome to Pinoytube. So for this video, meron tayong i-unbox na SSD from Teamgroup. So kasi yung computer ng anak ko, every time na bubuksan namin siya, 10 times namin i-restart. Kasi hindi na masyado ma-detect ng motherboard yung NVMe or parang M.2 na SSD niya kung saan naka-install yung Windows 10 niya. Kaya nakakairita na kasi yung imagine mo, restart ka ng restart, hindi tumutuloy dun sa Windows 10 kasi undetectable na yung lumang SSD niya. So papalitan na natin ng bago yung Teamgroup GX1 nga na SSD yan. So stay tuned guys! So simulan na natin yung pag-unbox guys. So naka-plastic lang siya. Yung sa Lazada ko lang ito binili. So yung price niya is 995 pesos plus shipping. So ang seller nito ay si ECPC. So ito na yung SSD. So isang bubble wrap lang inilagay nila. O dalawa. So, medyo makapal naman yung bubble wrap. And yun nga yung kwento guys, kaya napaano kami nito. Kasi nakakairita pag restart ka ng restart, tapos inaano mo na sana umandar na. Ayun ang nangyayari kasi pagpatay sindi yung computer dahil hindi na de-detect yung hard disk. Parang yung nagbo-blue screen of death siya. Hindi lang yung hard disk yung masisira, pwedeng pati din yung motherboard mo madamay dun sa sira. And so ito yung package niya, Teamgroup GX1 2.5 SSD, SATA 6GB per second daw, 120GB, 3-year warranty. Pero ang warranty nito sa ECPC is 1 year lang, and sa Lazada, syempre 7 days replacement. Kaya pag bumili kayo ng ganito, kailangan siguraduhin nyo na makakabit nyo kaagad within 7 days para mare-return nyo kaagad. Ngayon kung sa 1 year warranty niya is factory defect lang yun or kaya yung bigla na lang siyang nasira, hindi dahil sa kinalikot mo or kahit anong kabalbalan na ginawa mo kaya siya nasira. Tapos pag gusto mo ma-achieve yung 3 year warranty, bali isosoli mo yan sa ECPC pero magbabayad ka ng parang shipment sa kanila para isosoli din nila mismo dun sa Teamgroup. Yun yung pinaka warranty na 3 year. And sa likod, wala tayong masyado makikita, yung pinaka-specs lang niya. Siyempre, iba yung real world test pag kinabit na natin siya. Ayan, nakalagay, 1-year warranty. Huwag nyo itatapon yung lalagyan kasi doon nila dinikit yung sticker. Kasi siyempre, hindi naman nila pwede buksan kasi pag binuksan nila, tampered na yun. Iisipin ng bumili. So doon na lang nila dinikit sa may gilid. And so plastic lang lahat yung build niya and huwag nyo rin sisirain yung nakalagay na Teamgroup kasi dito pag nawala to, ibig sabihin pinakailaman nyo. Ayan. So i-install ko na siya guys. Bibidyo ako habang ini-install. Tapos papakita ko rin sa inyo yung read speed niya tsaka yung write speed niya. And syempre hindi ko rin masasabi na matibay kaagad kasi nga kailangan matest muna natin yan. I-update ko na lang kayo. So stay tuned para sa pag-installation nito. So, bali yung gamit ng anak ko guys is yung XPG ng A-Data na NVMe. So, eto yon. So, nandyan yung naka-install yung hard disk, yung Windows 10 niya guys. And yan, after 1 year, pumapalpak-palpak na siya. And, yun nga sana, ipapawarranty namin kaso matagal pa abutin daw ng 3 weeks kung ipapadala pa siya dun sa pinaka-supplier daw ng A-Data. So masyado matagal yon kaya papalitan na lang natin ng bagong SSD. Yan. And pag bumili kayo niyan guys, wala pa lang free SATA cable. Mabuti na lang madami akong SATA nung mga in-unbox ko dati. Yan. So nakabit na natin yung SATA para sa power pala niya. Ito yung sa power, tapos ito yung sa SATA data niya. So pipindutin natin yung dilaw. Parang pin, parang lock. Ayan. So, ready na siya. Nakabit ko muna. Ayan. So, nandito na tayo ngayon, guys, sa BIOS ng motherboard ng computer ng anak ko. So, yung nakikitaan yung Windows Boot Manager,
So ito yung ginagamit namin na pagbootup sa dati niyang Windows 10. So ito yung naglolo ko. Ito yung ginagamit namin. Minsan umaandar siya, minsan hindi. Tapos ito yung bago, yung team, galing sa team group. So isi-set up natin na ito pa rin yung boot. Sana tumuloy. Ngayon, pag tumuloy siya guys, ang gagawin natin is i-clone natin kung ano yung laman nito dito sa bago para hindi na tayo magre-reformat. Para matestingan na yung speed. Yan. So, sana hindi magloko. So, F10 para ma-save. Yan. So, sa first benchmark natin guys, nakaabot siya ng 492 megabytes sa read, tapos 190 naman sa write. Sa 4K, 32 megabytes yung read, sa write naman 61. Yan. So, bali ang overall score niya is 319 sa read, 375 sa write. Yung kabuoang score niya is 855. So, irarun ulit natin yung test sa pangalawang beses sa 10GB naman na files. Kasi 5GB yung sa test. So, papalitan natin ng 10GB. Tapos, ititest ko ulit. Yan. So, stay tuned ulit. So, sa pangalawang test natin, sinubukan natin yung 10GB na file size. So, ang naging read niya is 508MB. Tapos, yung write naman niya is 112. So, hindi siya ganun kabilis katulad ng mga ibang sobrang branded na mga SSD. And for the price niya na 995 pesos, okay naman siya. Kasi kung mag-upgrade kayo from the usual na hard disk, yung mga luma, yung mga kapal pa, hard drive, malaking improvement talaga yan sa boot up time ng OS nyo. Or sa kung mag-open kayo ng mga files na naka-install dun dito mismo sa SSD nyo. Hindi man siya simbilis ng mga super brand guy, yung mga Samsung, mga Kingston, pero yun nga, dahil budget lang naman, and kung ano lang yung kaya ng budget namin, yung binili namin. So far, okay naman para sa akin yung performance na ganito. Kung sa tibay naman yung pag-uusapan natin, hindi ko siyempre masasabi na sobrang tibay niya kasi malalaman lang natin yan sa katagalan ng paggamit namin. And 995, so kung parang sa loob ng isang taon, tatagal siya. Siguro naman next year, kung masira man siya next year, may pambili na ulit kasi 995 pesos. Parang ang nangyari kasi ngayon, parang disposable yung mga hard drive na SSD, yung mga tulad nito 120GB lang naman. And so kung interesado kayong bumili guys, pwede nyo gamitin yung affiliate link namin dyan sa baba ng description box para may onting kickback naman yung Pinoytube, and malaking tulong din sa amin yan. And so sana na-inform ko kayo guys sa performance and sa build quality ng SSD ng Teamgroup GX1. So yun yung model na in brand. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type dislike it. And for more Pinoytube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoytube signing out. Thanks for watching. Bye!